So guys, bago natin umpisa ng video, pakita ko muna sa inyo yung specs niya. Corsair RM550X specs. Yan. So ito siya. Dito natin siya kukunin. Ayan siya guys. 80 plus gold certified, all Japanese capacitor and 0 RPM fan mode, compact size, fully modular, and dito naman sa Linux, tier list of PSU. Ayan guys, makikita natin dito siya ay nasa tier A. Ayan, ito siya guys. Tapos yung color of legend niya ay gold. So gold is best units in their tier, includes requirements for a blue color and tier A. So ito siya guys. So guys, punta na tayo sa video. So guys, dito na tayo sa main unit. Ito ang ating RM550X. 550 watts siya guys. So napakita ko naman sa inyo kung nasan siya sa tier list. Kaya tingnan natin kung gaano katindi itong gawa ng Corsair na to. Ayan, 80 plus gold siya. Tapos dito sa may specs niya, ito. Ayan, 80 plus gold certified, 100% all Japanese, 105 Celsius capacitor, all Japanese capacitor sa guys. So yan ang kadalasang hinahanap sa mga gandang PSU natin. Tapos 0 RPM mode for ultra low noise operation. Guys, ito parang na-experience ko na ito noon itong 0 RPM mode. Parang meron siyang watts na gusto niyang maabot bago iikot yung pan niya. Yun ang pagkakaalam ko sa ganito. Tapos superior voltage regulation and long term reliability. Ayan guys, so bubuksan na natin. Dito siya bubuksan guys. Ayan. Nabuksan ko na to guys, kaso gusto ko lang pakita sa inyo. Sa box niya meron pa ulit. Ay, sikip. Sumikip to. Ayan. Meron siya ulit box guys. Ayan. So tabi muna natin ito guys. Ayan siya. Makita natin. Siya guys, pag boss nyo ng box niya, may box pa ulit. Tapos ito pa. Ito na. Ayan. Ayan ang ating PSU guys. So dito, out of the box, meron siyang warranty against defects. Na andyan yung mga contact-contact dyan. Ha? Kung makikita nyo guys. Kaya sana medyo malabo tayo. Yan, cellphone lang. Tapos ito guys, sa kabila, manual niya. Hanapin nyo lang siya guys, yung dito niya. Yan. Paano siya gumagamit. Ito guys, yung sa pan. Yan. Kung makikita yung sinasabi ko, iikot lang yung pan kapag naabot niya na yung 225 watts. Yan. So guys, kaya low noise siya. Tapos dito, ganun din. Important information. Ayan. Mga iba-ibang lingwahe din siya. Ayan. Tabi na natin to guys. Dito na tayo sa main unit. Ayan. Ito guys, andito yung plug socket niya.
saan natin siya i-coconnect sa ating mga extensions. Ayan. Tapos guys, ito may bag siya. Yung pouch guys. Ayan, ganda yung pouch guys. Oh. Ganda siya. Oh, premium. So, pagbukas natin guys, andito yung mga cables. Ayan, makikita nyo. Isa-isay natin guys. Tabi muna natin pala. Ayan. So, ito yung 24 pin para sa motherboard guys. Ayan, i-connect lang natin siya dyan. Ah, by the way guys, modular na pala yan. Full modular. Kaya, kung ano lang ang kailangan natin ikabit, yun lang, ikakabit natin. Ayan, tulad nito, ito, isa to sa major 24 pin para sa motherboard. Ayan guys, ganda yung wire niya guys, makapal. Oh. Oh. Tapos, ito, susunod guys, yung ito muna tayo guys, sa mga main tayo. Ito guys, yung para sa GPU. Ayan. Nakikita nyo, tanggalin natin guys ha. Para ma-explain natin. Ayan, meron siyang dual 8 pin. Ayan. Kasi diba may mga GPU na ganyan guys, diba? Yung iba naman, tig 6-6 lang. Pwede mo siyang gawin 8-8 guys. Ayan. Nakikita nyo. 8 pin na siya guys pagka kinunit nyo pa itong dalawa. Tapos ito yung para sa PSU. Yung connector nyo dun. Ayan guys. Tabi mo natin yan. Tapos susunod guys. Ito yung sa motherboard. Sa taas. Ayan. CPU. Nakalagay. Nakikita nyo guys. Oh. Sa taas niya. Yan, ganyan din. Yung iba, kailangan nila 8. Kaso yung sa akin kasi naka micro ano lang tayo. Kailangan ko lang 4. So gaganyanin ko na lang siya, guys. Hihiwalay ko siya. Yan. Susunod, guys, ito yung para sa mga ano natin, HDD saka sa mga SSD natin. Ayan. Yung mga SATA dyan. Ayan. Tapos, ito guys, dalawang piraso pala yung ganun niya. Dalawa. So, meron pa ulit dito isa. Meron siyang tatlong ganito para sa mga SSD natin. Sa mga HSD na. SSD. Tapos guys, ito meron siyang Molex. Para sa mga yung iba, kailangan ito sa mga pailaw-pailaw. Ayan. Meron siyang apat. 1, 2, 3, 4. Ayan ang Molex cable. So, ito guys, ang pagkakaalam ko dito kasi, itong pin na to, ayan, kung makikita nyo, ayan. Ayan. Para to siya sa mga floppy disk eh. So, hindi naman na tayo gumagamit nun ngayon. Ayan. So, tatabi na lang natin yan. Basta guys, last. Yung screw. Para sa likod. At meron siyang libreng cable ties. Yan guys. Tapos meron siyang sticker. Sticker ng Corsair. Ano, powered by Corsair. Ayan. So, tabi na natin ito guys. Doon na tayo sa mismong PSU. Tabi natin ito sa guys dito. Yan. Ito na yung PSU guys. Tanggal na sa box. Yan. Nakita nyo guys, parang siyang katulad na lalagyan ng itlog. Ayan. Tapos buksan natin. Sabi mo na yung lalagyan ng itlog. Ayan. Ayan. Siya guys. Plastic. Ayan siya guys. Ayan. Makikita nyo guys. Ang ganda ng ano niya. Quality niya. Ayan. Ang ganda ng loob guys. Hindi kasi makita guys. Ayan. May salamin pa.
may salamin. You know, parang may salamin siya sa loob, eh, no? Yan. Ito yung mga sasaksakan ng mga connector, guys, eh, no? Wait that. Yan. Ito yung para sa 24 pin sa mga SATA-SATA natin. Yan. Yan. Ito, mali pala. Ito pala yung sa ano, sa GPU. Yan. GPU, tas sa CPU yung 4x4 kanina. So, ito yung sa 24 pin. Yan. Sa SATA. Kung alin lang yung kailangan natin, guys, yun lang ang sasaksakan natin para hindi magulo dun sa ating cable management. So, ayan, ayan yung pan niya, guys. May kita niya, diba? Corsair talaga. Ito, hindi naikot pagka yung katulad kanina, explain ko na isa ikot hanggat hindi niya makukuha yung voltage na 225 yata yun. Yan. Malagay. Silent operation mode at low moderate loads. In this mode, the fan will not spin. Kaya yung iba, nagtataka minsan pagka may ganito. Kasi naka-experience na ako dati. Nakabili ko ng Corsair din. Hindi umiikot yung pan niya. Tapos, maya-maya, pagka uminit na siya o nakuha niya na yung ano, bigla na lang siyang iikot. Tapos, mamatay din agad. Plus yun, napalamig niya na. Ayan yung ano niya, guys. Yan. Stated dyan, total power 550 watts. Yung iba, huwag nga natin pakilaman kasi natin alam dyan. Ayan guys, ang ganda ng loob. Ayan. Makikita nyo lang. Okay guys, nabili ko to siya sa Shopee sa halagang 3.8. 3.8 plus kasi may shipping pa siya. So yun guys. Hindi siya katangkaran, guys. Kasi yung ibang PSU, di ba, umaabot siya ng ganyan. Eh siya, medyo flat siya. Yan. Pero yung haba niya, parehas lang. Ayan. Okay, guys. Diyan nagtatapos ang ating review siguro. Hintayin nyo na lang na gagawa din siguro ako ng video pagka isasaksak ko na siya dun sa ating humunting system. Kasi wala pa tayong yun eh. Hindi naman kalakasan, guys, yung paggagamitan natin, pero investment na to kung sakali. Kasi nga, magandang klase na siya at 80 plus gold na siya. So, guys, yan, wag natin kalimutan mag-subscribe para sa mga upcoming videos pa natin. At hit the like button. And that's it, guys. Happy gaming!